Hi. So, ang topic po natin ngayong gabi is ano ang acid reflux? So, ang acid reflux ay ang pag-akyat ng acid sa nasa tiyan papuntang esophagus. Ang tube na nag-uugnay ng tiyan na at lalamunan kapag umataki ang acid reflux. Malalasahan sa bibig ang umakyat na pagkain o kaya naman ay maasim sa na liquid. Maaari ring magkaroon ng mainit na pakiramdam sa iyong dibdib. Nangakala mo may sakit ka na sa puso pero hindi pala. O ang tinatawag na heartburn. Oo, hindi sakit sa puso ang heartburn kung hindi isang sintomas ng acid reflux. So, inirekomenda ng Mayo Clinic ang pagkakaroon ng lifestyle change. Kung nagkakaroon ka ng acid reflux, baka kailangan mo ang pagbabawas ng timbang. So, that's very important. Kumain ng mas kaunti at iwasan ang pagkain ng marami sa this oras ng gabi. Umiwas din sa mga pagkain nagtitrigger ng heartburn kagaya ng mga fried food at matatabang pagkain. Iwasan din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Nagdudulot din sa iba ang pag-inom ng gamot kagaya ng aspirin. So, maaaring makatulong ang mga over-the-counter na gamot gaya ng Altacid sa acid reflux, pero mahalaga na kumonsulta ka sa doktor lalo na kung madalas ang iyong acid reflux. Yeah. Maaaring mauwi sa GERD ang acid reflux. So yun ang nakakatakot. So kapag madalas ka magka-heartburn pagkatapos kumain, sinyalis ito na ang iyong acid reflux. Kasi maaaring mauwi sa GERD ang acid reflux. Kapag madalas ka magkaka-heartburn pagkatapos kumain, sinyalis ito na ang iyong acid reflux ay nauwi sa gastroesophageal reflux disease o GERD na mas malubhang estado ng reflux. Ang iba pang sintomas ng GERD ay ang pag-akyat ng kinain o maasim na liquid sa bibig, nahihirapang lumunok, pag-ubo o nahihirapang huminga at pananakit ng dibdib, lalo na kapag nakahiga ka sa gabi. Ang mga kondisyon na maaaring maging dahilan upang magkaroon ng GERD ay ang mga sumusunod. Yung obesity o labis na timbang, paglaki sa taas ng tiyan hanggang sa diaphragm, pagbubuntis, connective tissue disorder gaya ng scleroderma, pag-delay ng stomach emptying. Kung ang hinala mo ay mayroon kang GERD at lumulubha ang mga sinyalis at sintomas, mayroon ng pagkahilo, pagsusuka at matinding hirap sa paglunok, kumonsulta ka na agad sa doktor na may maipapayo na prescription medication kapag nakakaranas ka ng pananakit ng dibdib, lalo na
kung hirap ka sa paghinga at may kasamang pananakit sa panga, yung sa panga natin at sa braso, dahil agad dalhin agad ang sarili sa emergency room. Dahil maaring sintomas din ito sa atake sa puso. So, sa mga matitinding kaso ng GERD, maaari itong mauwi sa mga komplikasyon dahil mas napapadalas ang pag-akyat ng acid sa esophagus patungong bibig. Maaari itong magdulot ng iritasyon sa lining ng esophagus. May ibang kaso na kailangang sumailalim sa surgery. So, nakakatakot. Sa katagalan ng chronic. Hello guys, welcome to my videos. And now, I'm gonna explain what is amebiasis. Okay? So, ang amebiasis ay ang entamoebiasis ay isang uri ng infection na nakakaepekto sa litoka o intestinal tract. Ito ay dala ng amoeba o isang uri ng mikrobyo sa ilalim ng grupong entamoeba na maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas gaya ng dyspepsia. Okay? At dalaria, loss bowel movements, albeit ang pangkaraniwang infeksyon ng malulubhang sintomas ng amebiasis ay dulot ng entamoeba histolytica. Ito ay laganap sa buong mundo na maaaring magdulot ng kamatayan. Kapag lumalaan at hindi naagapan, nasa 40,000 o 110,000 ang namamatay bawat taon dahil sa amebiasis na dulot ng entamoeba histolytica. So, ano-ano po ang mga sintomas ng amebiasis? Dahil ito ay nagdulot ng infection.